Mga kalingap, muli ko pong binalikan si Randy. Ang binatang nakakakita ng mga engkanto at engkantada. Si Randy po ay naiblog na natin noong mga nakarang araw. Muli po nating binalikan para ipagamot si Randy. Ngunit, hindi ko po lubos maisip, mga kalingap, na bukod pala kay Randy, ay ang kanyang kapatid na babae na si Richie ay mas nangangailangan din ng tulong. Mga kalingap, panoorin po natin ang kabuuang kwento sa vlog na ito. Mga kalingap, papagpalang tanghali sa inyo lahat. Welcome po sa aking muntin channel, mga kalingap. So muli po namin binalikan para siya po ay paggamot. Dadalhin po namin sa albularyo sa araw na ito. At ngayon po, pupunta tayo sa bahay nila at bigyan natin ng konting tulong. Dala natin ng grocery. Ate, kumusta po, Te? Pakabaso ka, Malikay. Ikaw po. Kumusta po? Malaini. Sobrang grabing problema. Ano po yung sakit ng isinong anak? Ito. Ulibra daw, tapos infeksyon. Tapos kaya, sa Manila siya, kaya tinadak niya ini. Hindi, ano po niya? Kaya nakaintindi ka mong Bicol? Opo. Tadak niya. At tinusok niya? Mm-hmm. Binusi? Mm-hmm. Tapos, diretso na na-infeksyon, tapos ulibra yan. Tapos alam ko sa blood sugar niya. Naging diabetic po siya. Ano sabi ng doktor ang paa niya? Luwan eh, alang kaw sa blood sugar niya. Kaya sabi daw. Ano po yung decision sa? Tapos daw, sabi niya, darang sa sosobon. Tapos, ano daw, puputulon. Puputulon daw? Iyo. Abo man, gawin ito. Kahirap man. Ano po yung gamot na ininom niya? Dahil ko pa man na, bakal tawar ko ma-resita o pambakan. Grabing resita. Ano po yung mga resita po kayo? Uyini o. Hindi pa man nababakal ta. Ako rin pa mong pambakal. So, ano ba? Kawawa naman yung kalingap. Yung sugat niya po yan? Yung sugat? Yan. Grabe na. Sugat niya. Hindi nakakabangan pa po yan? Ano lang. Tukaw lang siya. Upo lang po siya. Hindi na po siya makabangon dahil sa sugat niya. Yan po. Ang sabi ng doktor, putulin daw po yan. Ayaw naman niya. Payat na po siya, mga kalingap. Ang ganda pa naman niya. Bakit po napabayaan niyan? Nagtrabaho siya sa Malabon, isang buwan lang. Tapos ayan, umuwi siya. Kasi nagsimula dito sa ano niya. Opo. Tapos ayun na, yung sa kaliwa ng ano. Bakit ayaw niyo pong ipaputol? Nawa po kayo? Oo, wala naman. Di ba sinabi ng doktor na pag hindi yan naputol, pwedeng kumalat ang infeksyon sa buong katawan? Pero hindi naman sinabi. Hindi sinabi? Basta pag itong mga resita ay nainom, may posibilidad na gumaling po. Kasi yung iba dyan, antibiotic yata yun. Hindi nyo po mabili? Hindi po. Bakit po? Walang pera. Walang pera? Ilang taong ka na, Day? Ilang taong ka na? 22. Masakit ba yung paa mo? Ito na yung pagkakataon mo para manawagan sa mga viewers natin. Maraming makakapanood sa atin mamaya. Pwede kang manawagan para kung tayo, makahingi tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Para sa pamamagitan ng aking vlog, makita yung kalagayan mo na ganito yung sitwasyon mo. Mga kalingap, ito po si Richie. Yan, yung kanyang kalagayan po ay malapit na pong putulin ang kanyang paa. 22 years old. Dalaga. Alam niyo po mga kalingap, hindi po ito yung pakay ko dito, pero isa pa pala to sa mga pasanin nanay.
Bukod sa kanya po ay ang pakay po talaga namin dito ay si Randy po ang pakay namin dito para ipagamot. Si Randy po yung isa sa mga na-vlog natin nung una na maraming nakikita na inkanto, inkantado daw. So bukod pa pala kay Randy, ito pa isa pa sa mga kapatid niya ang may kapansanan ngayon. Talagang napakabigit po ng paninanay basanin sa dalawang magkapatid. Ito po si Randy. Yan po si Randy, mga kalingap. Randy, kumusta ka na? Kilala mo pa ako? Kilala mo pa ako, Randy? Uy. Yan. Yan si Randy, mga kalingap. Yung isa sa mga na-vlog natin nung nakaraang linggo. Ganyan po lang namin nabalikan kasi nabisi po tayo, mga kalingap. So, bumalik po kami dito para ipangabot si Randy sa albularyo. At sa ngayon po ay bukod po pala kay Randy, ito po yung kalagayan ng kanyang kapatid. Dalaga po. So, mapaputol na po mga kalingap yung paa niya. Grabe. Te, ano po ito, te? Cancer na o ano? Ano lang po yan, infection. Infection? Sabay na po may ano, diabetes. Ito. Dalawa po bagay yung pasanin nyo, te? Ito po yung pagkakataon nito para humingi ng tulong sa ating mga kababayan. Para mapanood ng mga viewers natin at mabigyan tayo ng financial para mabili niyo po yung gamot. Ate, pwede po kayo ting lumagat sa mga viewers natin na humingi tayo ng tulong sa kaila. Kasi kung ako po, te, may bibigay po akong tulong sa inyo. So, hindi pa naman po yung sapat. So, kailangan po natin na manawagan sa mga viewers na sa may mga ganitong puso at maluluwag. Sana mabigyan tayo ng tulong para mabili po natin yung mga gamot niya. Naiyak po siya at yung mga kalingap kasi hindi makapagsalita sa kanyang nararamdaman. Kaya yung kalagayan niya bro, yung anak niya. So, kuha na po yan, mga kalingap. Puputuli na po yan. Kaso lang si ate na naawa sa anak niya. Kaya ang tanging para ni ate, makabili ng gamot para ma-maintain ang kanyang pag-inom. Si ate naiyak dahil hindi niya ma-explain yung nararamdaman niya. Dalawa po yung kanyang pasanin. Yung isa naman, si Randy ay nawawala sa tamang kaisipan at may mga sumasanib sa kanya. At yung babae naman, puputulin na po yung paa dahil sa kanyang kalagay. No? Grabe bro, nakakaawa bro. Te, ano po yung nararamdaman nyo, te, na ganito yung nangyayari, te? Pag nakikita mo yung mga anak mo ting ganito, ano yung pakiramdam? Ano pakiramdam, te? Na nangangaji na lang na sena lang ako naga kuang kusugi po ut. Arog kayo niya, wara kaming kwarta. Saya na lang po ako naga ano, parang po mampunong nagkamaratian po kang mga agi ko. Di po ako nagkasugo. Or pagsubok lang ko. Opo, tama po yun. Pagsubok pero po, di ako nagsubok. Tama po yun. Pray lang po kayo na malagpasan niyo po yung mga ganitong nangyayari sa inyo. At alam ko yung mga pagsubok na to, malalagpasan niyo po ito. Pagsubok kay Randy. Pagsubok dito sa anak niyong babae na may sakit na ganito. Saan po yung mister niyo? Yan, yung siguro nagtatrabaho sa Pispan. Yung anak niyong lalaki yung naka... Nagduman kay papa niya. Kaso, tumulong po doon. Magkano po yung araw ng asawa niyo doon, te? Sabi po sa akin dati nung anak mo ay 100 per day. 4,000 ng isang buwan. 4,000. Tapos ganito po yung sitwasyon ng mga anak mo. So sa pagkain pa lang, kulang na po. Ano po? Kulang na talaga. Mga kalingap, ako po yung muling kumakatok sa inyong mga puso. Sana po matulungan niyo po ang pamilyang ito. Ano po pangalan niyo, te? Gina.
Gina, si Nanay Gina. Ang kanyang pasanin po ngayon ay ito po yung na-vlog natin noong nakaraan, si Randy. Siya po yung mga nakakakitang engkanto at engkantada. Kung ano-anong kanyang, sa kanya binubulong. So ngayon naman po itong kapatid niya na babae, si Gretchen. Gretchen. Ang kanyang sitwasyon ay grabe po, mga kalingap. Sana po sa mga nakakapanood nitong vlog namin, sa pamamagitan po ng vlog ko ay sana po ay may mga tumulong sa kanila. Ako po ay muling kumakatok sa inyong mga puso. Sa pamamagitan po ng aking channel ay mapansin niyo po itong vlog ko at matulungan po natin sila. Kahit na sa maliit na halaga, pag marami po yan, tapag ipon-ipon, malaking bagay po yun kila nanay para mabili na yung mga gamot. Di ba po, nay? Mga gamot na hindi pa naiinom ni Richie. Ito po yung kanyang mga resita, mga kalinga po. Kusan mo, nay? Alos wala pa po kanyang nabibili sa lahat ng resita na yan. Wala pa ko nabibili. Mga kalinga, kahit sa panggamot lang po, mga kalinga ni Richie, para maibsan yung kanyang sakit na kanyang nararamdaman sa kanyang paa. Yan po yung kanyang paa. Hindi na po makalakad. Nawala na po yung kanyang pangarap sa buhay, mga kalingap. Sana po ay matulungan po natin, mga kalingap. Ako po ay muling kumakatok sa inyong mga puso. Sa pamamagitan po ng aking vlog. Alam niyo, nay, kaya kami pumunta dito, nay. Kasi gusto namin puntahan si Randy para ipagamot sa albularyo. Pero bro, ganito yung nadatnan natin, bro. Ano? Hindi lang pala si Randy may sakit, pati pala yung kanya. Kapatid niya. So, ito po yung mga resita, mga kalingap. Ni isa, wala pa po silang nabibili. Sana po sa may mga ginupang puso po dyan at nakakaluwag sa kanilang buhay. Ako po yung nananawagan at umingi ng tulong. Kumakatok po sa inyong mga puso. Sana po ay gamitin kayo ni Lord para sa pamilyang ito. Wala pa pong naiinom kahit isa, bro. Dahil sa hirap ng buhay. Ang asawa po ni ate ay ang trabaho sa fish fan. Ang isang buwan po, 4,000 halos. Sa pagkain lang, kulang na po. Pagkain lang, bro. Yung pang ano, yung gamot sa mga anak, wala. Kaya nga. Umiyak si ate, bro. Sa kanyang nararamdaman. Grabe si ate. Ayan mo, te, itong resita mo, te. Nakita sa vlog namin. Subukas, bro, kung ano yung may pabuta tulong mamayang gabi. Alam ko may mga tutulong ito mamayang gabi. Bukas pabalik tayo. At mabibili natin itong gamunta to. Ngayon, ate, isama namin si Randy. Pwede ba kayong sumama sa amin para alayan niya? Papagamot natin? Ay, may dala po pala kayong grocery para paano ay makakuan. Okay, wala kang mukhang kain-kain ka ng resita. Yan. Saka, uminom ka ba ng gatas? Hindi namin gatas, no? Bakit pa paano, bro? Kailangan niya. Kailangan. Ang kapatid niyang babae. So, may dala kami. Nagkakape ka ba? Sukal. Check mo rin sa itong kain kaibang kabibigyan. Yan. Ngayon, mga kulito, dilata. Kuwang ka dito, kuwang ka lang, kapit-kapit na, ha? Tapos, isama namin si Randy, bro, isama natin si Randy. Kasi, pagamot natin kahit papano. Randy, isama ka sa amin, ha? Ha? Randy? Bantayan mo. Bantayan mo na lang si Bebe. May gusto, ano bang pagkain ngayon? Pagkain nyo ngayon? Ano bang gusto niyang kainin? Si Pritse. Bawal daw yung mga ano. Ano pang gusto niyang gustong kainin ngayon? May gusto mo bang kainin? Ha? Leche? May gusto mo bang kainin? Gusto niyang kainin lagi yung tinapay tsaka biskuit. Oh, bili kayo. Bili ka tinapay. Yung biskuit bagang ano? Ang late na ng panyo ba? Hindi matamis. Yung sky flake. Sige, bili po kayo. Kasi bawal daw yung sa kanya yung matamis. Ha? Para bumalik yung kanya. Bumalik yung kanyang nararamdam ba? Tapos timpla ng gatas. Timpla ng gatas. Ayun, kainin niya. Bili po kay nanay. Bili mo pagkain yan para lumakas po siya. Ito yung priority ng doktor daw sa gamot na yan para mabili namin mamaya.
para mayroon siyang inumin. Sa ano? Sa resita. Yan. Inom ka ng gatas, lumakas po para magpalakas ka. Kasi kung yan, nanghihina na yan. Ayan. Ayan, ulit na nagpao. Pagkukuhan ka lang, lagi rin siya, mag-pray ka lang. Gagaling ka. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Naiihi siya. Diyan na lang. Magkahiga. Tulong talaga. Mag-pray lang kayo, Nay, na gagaling po ang iyong anak at si Randy. Nandiyan so, si Lord para, para tumulog po sa amin. Alam po, gagaling po yan. Basta mag-pray ka lang lagi. Let's see. At ngayon, dadali namin si Kwan sa albularyo para mabawasan yung iniisip niyo, Naya. Mga kalingap, dalhin po namin ngayon si Randy sa albularyo. Ganun ako. Ano yung Kwan mo? Yung boyfriend mo, hindi ka ba pinapasyala? Wala akong boyfriend. Ay, wala daw siya bro, boyfriend. Ay, sasakit daw sa ulo. No Tama yan. Tama yan. Pinapatawalan namin para kahit paano. Ang ganda niya na bro. Posibleng wala niyang boyfriend. Trabaho siya para baka tiyatago niya. Makabili siya ng cellphone. Yung ganyan. Hayaan niyo po. Pag dating ng araw, baka yung cellphone na kailangan mo ay mabigay natin. Magpagaling ka lang. Ano? At inom ka ng kape. Ay, gatas ha. Yan. Habang nakahiga ka dyan, kain-kain ka. Huwag kang magalak. Yung pagkain. Yung pagkain baga bro na masustansya. Si, dadali natin ang manggagamot. So mga kalingap, ito po yung pakain namin dito. Siya po si Randy. Ito po yung sinasanay ba ng inkanto sa kaingkantada. So ipapagamot namin ngayon sana sa albularyo. Kaso lang, anong pe? Walang albularyo ngayon? Kasi mahal na araw, ano po? Mahal na araw. Tama. So pagkatapos ng mahal, babalik po kami dito. So anong, ano yung reset ng gamot sa kanya? Stress tab. Saka pampatulog ano? So yun na lang muna bro, bibili natin. Stress tab ano? Oo. Saka... Kailan mo pa ako? Kailan mo ako? Kailan mo ako? Kailan mo ako? Sino ako? Sige, Tarax. Eh, tama, bro. Kilala ko. Starax. Oh, Starax. Kanina, sama ng titik sa atin. Oo. Nakilala niya. Papagamot natin. Wala ka bang kasama ngayon? Wala ka bang nakikita sa likod mo? Wala. Yung mga engkanto, saka engkantada, wala ba dyan sa paligid mo? Wala. Sino lang yung nandito? Minsan nagawala yan. Mag-isa. Sino yung kasama mo ngayon? Nakikita mo sila? Hindi. Nagpapasali. Ay, nagpapasali. Pero nakikita mo sila ngayon? Yung mga sumasabi, yung mga kaibigan mong mga hindi ka-uri? Hindi pa. Minsan nakikita mo sila? Ano yung itsura nila? Iba po. Ha? Mga matalino sila. Mga matalino daw sila bro. Yan. Basta bibili kami ng konti ha? Stress tab. Na umiyak si ate oh. Kita. Kasi dalawa yung kanya, dalawa yung pasani niya. Salamat. Para may bigas po kayo ha. Kung sa isa ako dumurong bigas, dali para dito. Dali. Para mabawas-bawasan po yung iniisip niyo ha. Para naman si Richie ay ngiti-ngiti ay lagi na lang kaiga. Richie, ano yung kwan mo? Pakiramdam mo? Ano yung pakiramdam mo na lagi ka lang nakaiga? Nalulungkot ka? Nawawalan ka ba ng pag-asa? Hindi. O tama, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ano bro? Habang buhay, may pag-asa. At sabayan mo ng pananalig. Kasi yung sakit na yan, sakit lang yan eh. Pag ang Lord gumalaw, walang imposible bro. Oh, siyempre. Panalangin lang. Kaya, nalangin ka lang na gumaling ka. Ha? Andito kami para anlayan ka. Ha? So, pray ka lang. Ay, mga kalingap. So, yung si Randy, susunod lang naman. Oh. Tapos ang kwan. So, yun po, mga kalingap. Salamat po sa inyong lahat. Sa suporta. Okay. Bukas po babalik kami, ha? Nagharapan na po ba kayo? Medyo par, pero hindi na kaya. Nakaya po. Siyempre, kung pati ako mawaran dito, so, siyempre, paano na so mga aki kung may namati? Tama. Ang ganggal mga magulang, ano bro?
Mga magulang talaga, sa pagmamahal sa mga anak. Yung mga anak hindi kayang tiisin. Pero minsan may mga magulang, may mga anak na tinitiis ang magulang. Oo, kaya nga, yan ang sabi po. Pag ang magulang hindi kayang tiisin, pero ang anak kaya tiisin magulang. Kasi swerte nga sila, no? Kaya may inalay silang ganyan eh. Buti na lang, andyan si nanay, nung mamamahal sa kanila, no? Pag pinagmamasdan mo yung mga anak mo, nanay, ano yung nararamdaman mo, nanay? Naiiyak na lang. Wala kang magawa. Kasi wala kang kung anong gusto niyang kainin na hindi niya, hindi mo mabili. Hindi mo mabili. Tapos, pag hindi mo na nag... Kaya yung, mga prutas, ganyan. Hindi mo mabili, ano? Tapos nga, yung sahod ng asawa mo ay tama na sa pagkain. Kulang talaga. Kulang na kulang. Kasi magkano lang ang prutas ngayon, parang 400 na lang eh. Kaya nga. Bukas na lang natin ang prutas. Oh, sige. Sabigas. Balik tayo dito bukas. Yun bro. Si ano? Uy, si Randy. Matalino talaga si Randy. May mga cook. Mga kalingat. Mga abubot. Ano yung inanap mo, Randy? Ano yung inanap mo? Bulpin. Dito, may bulpin ako dito. Magsusulat ka. Ito, bibigyan tayo ng numero po sa'yo. Numero, bigyan mo kami ng... Para tayo sa waiting. Sa waiting. O, numero sa waiting. Isulat mo. Sulat mo. Yung tatama sa waiting para pang pagamot dun sa kapatid mo. Uh-huh. Numero. Yung tatama. Bulungan mo yung kwan, bulungan mo yung... Please, magsulat ko ay. Ganyan lagi ang sulat niya. Numero. Numero naman. Numero. Ganito oh. Yung number? Number. Walang tinit. Wala lang ba? Ganyan na lang siya bro. So, galang po na. Libangan niya lang. Libangan niya yan. Kasi mas di urayan dulo. Okay, ganito lang na ya. Basta bukas bubalik kami po. Huwag po kayo mag-alala na eh. Kasi kaya niyo yan. Kaya ninyo para sa mga anak mo. Kasi si nanay, ramdam ko na pagkaramdam nito eh. Nagmamasdan nyo lang yung mga anak niya. Ano bro? Basta okay. Magawa. Basta, kasi mangyari dito bro. Paikot-ikot ang siya rito. Pangbili. Walang pangbili. May gusto man siyang ipakain sa mga anak niya, hindi niya magawa. Oo. Hindi niya mabili kasi sa hirap ng buhay. Hirap ng buhay. Ayun, payat na nga ng paa. Ayun, kung paano bro. Grabe. Pasintabi po sa mga kumakain. Oo, sige. Pasintabi po sa kumakain. Nay! Kami po ay hindi na magtatagal na ya. Bukas po pagkatapos ng Holy Week, kung hindi mo kami makarating bukas, spiritually natin po magtatayong bigas. Pero kung wala pang magagamot kasi mal na araw, basta papagamot natin si Randy. Randy. Kasi ano talaga yan bro? Lunis. Lunis ano? Lunis talaga yan magpagamot. Kahit pa paano nay, nakita natin si Richie. At mapapanood to ng mga viewers natin. At ingi tayo ng tulong sa kanila. Ay, yung kamot na bibilin ay mabigay po sa inyo ha. Para makainom siya ng gamot. Kawawa naman ba? Dalaga bro. Dalaga. Para naman gumaling na siya. Tulungan mo sarili mo, Richie ha. Palakas ka. O kawawa si nanay, ang nanay dito yung nahihirapan, malas lalong nahihirapan. Kasi dalawa yung pasanin niya. Isa nawawala sa tamang kaisipan. Isipan. Isang may sakit sa... Sakit sa paa. Salamat po mga kalingap sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng mga viewers po natin na nanonood sa ating ngayon gabi. Salamat po sa inyong lahat sa suporta niyo. Papasalamat po ako sa lahat ng viewers na palaging tumutulong sa aking channel. Sa mga nagbibigay ng blessing sa amin, salamat po. Ate Chika, maraming salamat po. Ate Ana Color Mix Vlog, Mr. Worm, Rose, Mama Alicia Rocky, Ma'am Lily Giorgio,
Salamat po sa inyo lahat. Yams OFW ng Dubai, maraming salamat. Sa mga nakakapanood po nitong vlog namin, sana po ay ako po makatukuloy sa inyo mga puso na sana matulungan natin ang pamilya, lalo na po yung bata, si Ritzy, na nangangailangan ng tulong para sa kanyang gamot. Bigyan po natin pag-asa na mainom niya yung mga kailangan niyang gamot para gumaling. Sa piso niyo po mga kalingap, sa 5 piso niyo, sa mga ibibigay niyong halaga, yan po, pag pinag-ipon-ipon ko po yan ay malaking tulong po yan sa kanila. Lang na ako kay nanay. Di ba nai? Kasi si nanay po ay ramdam ko yung kanyang puso, talagang nahihirapan na siya. Sana po ay bigyan niyo ng pag-asa yung mga yung pamilyang ito. Nagumaling ang kanilang mga anak, si Randy, na may mga kaibigan Encanto saka Encantada. Sana yung mga kaibigan ni Randy, Encanto, Encantada, bigyan sila ng kayamanan yeah. Bro. Para may paggamot sa kapatid niyang bunso. Ano bro? So hanggang dito na lang po mga kalinga pang ating vlog. Abangan nyo po ang pagpapagamot namin kay Randy. Sa mga gustong tumulong, pwede nyo po akong kontakin or mag-comment sa video na ito at sa aking Gcash number, account number, andyan po sa ating description. Maraming salamat po and God bless po. Siyempre po mga kalingap, huwag po natin kalimutang mag-subscribe kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Pop at Ida Vlogs at sa lahat ng mga tumutulong. Maraming salamat po and God bless. Yan o, sabi, lagay ni Richie. Nay, alis na po kami, Naya. Ay, umulan pala. Nag-uulan pa? Randy! Okay ka lang. Diming ko ni Randy, oh. Diming sulat, bro, oh. Diming sulat ni Randy, oh. Hindi ko mabasa, bro, ano mo? Yan, letter P. Yan, oh. Ganda pa na damit ni Randy, oh. Yan, kay Ma'am, Honorable Marilena Romo. In family. Si Marlene Romo. Sana po ay mapanood nyo itong vlog namin at mabigyan nyo po ng tulong itong pamilya. Yan po. Saka po sa mga inaidolo ngayon nito. Suot po ang damit ninyo. Ano, okay ka lang? Ayaw mo bagang mga bubot yan? Ura, yes, ang papel. Kaya dyan na lang siya nagasura. Mm. Sarahan din mga kalinga po. Punong-puno ng pangarap. Kaso lang, marami siyang kaibigang Encanto-Encantada. Yun o. Ayun. Lagyan na yung mga papel niya. Mga kalinga po, ito po yung bahay nila mga kalinga. Dito po ito sa barangay. Sapran. Sitio Sapran. Santa Fe. Santa Fe. Yung malayo na po ito mga kalinga. Isang tao na nagbibigay saya sa karamihan, sa simpleng paraan, naghahatid ng kasiyahan. Isang inspirasyon na dapat natin natularan, mabuti na ama sa kabila man ng problema. Isang anak mahirap, patuloy na nagsikap, kahit na mahirap yan ang buhay ni Starax. Para sa pangarap, patuloy na kinakaya, hindi yan nalita na pagsubok man at problema. Halina at samahan, hindi ka iiwanan, tuloy lang ang saya at pagtulong sa kapwa. Mahirap man ang buhay pero wag na wag susuko, pagsubok kakayanin sama-sama sa layunin. Halina at samahan, hindi ka iiwanan, tuloy lang ang saya.